So hello mga kasari, welcome ulit sa ating channel, Chika Mom Vlogs. So ngayon mga kasari, June 21. So June 21, 2024 at ngayon ay 4:15 na ng hapon. So bago lang ako nagbukas ng aking tindahan. So ngayon mga kasari, nasa kalagitnaan ako ng aking snacks. So nag-snack ako mga kasari. So yung mga bata nandun sa aking kapatid. At ngayon mga kasari is, since wala akong maano ngayon is wala pang customer. So pag-uusapan muna natin kung magkano yung na ano natin na gastos sa pag-wholesale. So magkano ba yung na-purchase natin na alak yung mga Red Horse. So magkano yung wholesale natin. So alam nyo, na-vlog ko na to mga kasari ng isang araw na 596 yung wholesale natin ngayon dito sa tindahan. Pero ang kuha natin kay supplier, yung nag-distribute nito mga kasari is 575. So, nakita ko sa ibang vlog mga kasari, mura talaga ang bigayan nila sa Red Horse, nasa 515 lang. So, ayan, di ko alam kung magkano ang ano nila doon, bilihan. Pero, mura talaga sa ibang area. So, dito sa amin, medyo may kamahalan na. Kaya, yan. Yung presyohan dito sa amin, eh, nasa 596 yung wholesale. So, nasa 21 pesos yung tubo. Nasa 21 lang, mga kasari. Yung tubo sa pag-wholesale ng mga Red Horse. So, mas mura naman yung SMB, yung San Miguel Beer. Mas mura yun. Pero, para mas maano natin yung kita, eh, fair na lang sila, 596. So, yung Red Horse natin is, nakuha natin kay supplier na 575, nasa 25,875. So, konti lang naman yung SMB, nasa 15 cases lang to. So, nasa 560. So, ano siya, malaki-laki, dyan lang siya na bumabawi sa SMB. Pero, hindi naman ganun ka-saleable yung SMB. So, bihira lang yung naghahanap ng SMB. Kaya, mas marami yung ating Red Horse. Marami ang kinuha natin. So, dito mga kasari, hindi talaga ako ang nag- purchase ng beer na to. So, may nag-invest lang at ako lang yung nag yung partner ko ang nag-handle nito. So, ako naman is bibili ako kay partner. So, ayan. Para hindi na-hassle sa akin na magpapunta pa dun sa aming supplier. Tapos, motor lang yung gamit. So, napaka-advantage na po na nandito na sa tindahan yung mga produkto. Kasi, mabilis lang. Kapag may na-sold out, bibili ka ulit. Tapos, ano na. So, hindi na hassle. So, ang nag-handle nito is yung partner ko, hindi ako. Pero, ayan. So, nasa yung malapit lang na area is pwede i-deliver ni partner. So, free delivery na yan siya. Basta, maramihan lang ang kukunin. So, nasa 60 cases lang naman to. Mabilis lang to maubos. Lalo na kapag maraming tao dito sa swimming pool. So, ayan, lalo na kapag malapit na yung December, dyan malakas yung inumin. So, ayan, ang per bottle, nasa 4 point something yung deposit. And then, magkano ba yun? Oh, basta 111 yung case at saka yung bottle. Lahat-lahat na. Nasa 111 yung deposit sa case and bottle. So, may kamahalan talaga. So, umabot siya na 40,000 plus yung nagastos, yung napunuhunan natin dito sa alak. So, sa mga nagbabalak na mag-wholesaler ng tulad nito, kung malakas naman sa inyo, marami kayong mga tindahan na malapit lang, tapos malayo pang pinagkukunan ng mga items tulad nito, mas maganda kung subukan nyo din na mag-wholesale kasi advantage na din, diba?
So, kikita ka na sa retail, kikita ka pa din sa wholesale. Madaling ma-dispose ang wholesale, kaya mabilis ang return ng pera. So, ayan, ingat lang sa mga ano, ingat lang tayo sa case and bote. Kasi usually, ang ibang ano is babalik lang. Yun talagang madalas na ginagawa ng mga customer. Tulad sa akin nung December. So, dalawang case talaga ang naano kasi nga sinabi nila na dyan lang sa pool, ibabalik daw agad. So, dalawang case talaga ang naano ko. Pero, dinala nila. Kaya, ayan, kahit tawagan mo pa mga kasari, hindi na talaga sila nagre-response. So, kahit inareport mo pa. So, kaya, ayan, nalugi tayo doon. So, ano na lang, lesson learned. So, talagang kailangan mo talaga. Ngayon talaga, inaano ko talaga is mag-deposit talaga. Hindi pwede na walang deposit. So, sa retail ko naman mga kasari, 150 yung per bottle namin bintahan dito sa ano, sa tindahan, yung retail. So, nasa sa inyo naman kung magkano yung bintahan nyo. Dito kasi, siname ko na lang doon sa loob ang presyo. Sabi kasi ni ate, dapat same lang. So, ayan, wala namang reklamo yung mga customer na ano. Pag minsan, one case yung kinukuha, minsan, binabaan ko naman. Binibigay ko siya ng 140 ang isa per case. Or, yung per bottle, 140 instead na 150. Kapag one case yung kinuha. So, ngayon, ayan mga kasari, ang ano natin, na sold out na to ng dalawang case. Ako ang kumuha. Tapos, mamaya, magbibili naman ako kay partner. So, bibili naman ako kay partner ng dalawang case ng Red Horse. So, kailangan ganun lang ang ano natin mga kasari. Tapos, ipon-ipon. Bili. Ayan. Ganyan lang yung ano natin. So, at least, hindi na tayo mahihirapan na mag- purchase pa kapag naubusan, eh, hindi tayo makaano, bili na kasi close na yung ibang tindahan. So, ngayon, napaka advantage po sa akin ngayon na ano, na nandito na yung produkto na to. So, sa mga nagbabalak talaga na magkaganito, wala naman yung mga ano namin, yung kinuhanan namin nito na mag-wholesale distributor, wala naman silang kung ilan yung kukunin mo. Siguro pwede, siguro 20 cases, basta 40 cases, 60 cases to siya. Siguro, pwede naman siguro 30 case lang. Nakadepende, basta ano ba yun? Every, ano man yata. Basta ang ano ko kasi, ang alam ko kasi, doon sa Kaliawa, sila pa din ang nag-deliver. Tinda stores, store by store sila. So, dito sa aming supplier, sila pa din ang nag-deliver. So, same lang, $5.75. Kaya, siname ko lang yung presyo ng wholesale natin dito. So, yan lang. So, next na naman move namin is nag-wholesale kami ng yung mga ganito, yung sa mga alak. Ayan. Ganyan lang muna ang ano namin. Pero, pag may ano talaga, ipapa-improve namin yung itong tindahan. Pipinturahan namin to, lalagyan ng kesame para attractive na. Kasi pag ganito talaga, so, naano ko talaga na hindi maganda talaga na mag-plywood yung tindahan. Kasi, lalo na kapag sa ulan, buti na lang matataas yung ano natin, yung bulada ba sa tindahan. Kaya, iyan, hindi ganun ka ano yung taligsik, sa tawag yan, salibo. So, yan lang siguro muna mga kasari, and thank you so much for watching.